Okay, good evening. Today is December 28, 2023. Bali, share ko lang sa inyo yung tungkol sa pagkapanalo ni Vilma Santos, no. So talagang nakaka-struck, no, na sa status niya na sikat, mayaman, talagang ang estado niya sa buhay ay talagang over na sa hindi na basta simple lang, ano. Pero nung acceptance speech niya, kita mo yung down to earth siya, no, na at saka sharing siya, sinishare niya yung pagkapanalo niya sa mga kasamahan niya. So at makikita din natin kung paano yung sigasig niyang kasi alam naman natin na isa siya sa haligi ng industriya ng pelikula, ano. So at saka hindi lang siya sa pelikula, actually. So she has also proven her being good in service of the Filipino people. So kasi nagiging congressista siya, naging mayor siya. Okay, so at asawa siya ng senador. So talagang status niya ay napaka hindi na simple. Pero napakabait niya, no. So napaka-loyal niya sa industriya. So masaya akong i-share sa inyo, ano, sana ay magustuhan niyo at sana ay sa edad niyo eh ma-appreciate nyo yung feelings ng mga sikat na or sikat na hindi na nyo kaedaran. O. Pero kung yung mga followers ko eh mga kaedad ko or my younger sa akin, I hope na you will enjoy what I'm going to share with you. Sa pelikulang When I Met You in Tokyo, the fourth best picture at nakakuha ng best flow. Hindi ko po in-expect ito. Ang talagang advocacy po namin ay maging successful ang Metro Manila Film Festival. And at the same time, mabalik po sana yung mga tao sa sine. Shall we, my friend? This is for you. I love you. And to my inaanak, Marian. Marian and Dindong, they're my inaanak. I love you. I share this award with you. To my friends Uge, Poki, this award is for us. To all of you, maraming salamat po. MMFF, mabuhay po kayo.